guys! Welcome back sa ating YouTube channel. It's nice to be back! Woo! It's been a long time guys na hindi tayo nakapag-upload sa ating YouTube channel. Woo! Namiss ko to gumawa ng mga ganitong content. Okay, so gumawa pa ng content ngayon kasi may isishare ako sa inyo regarding sa ating channel. Almost 6 months tayo na wala sa ating channel. So ngayon gumawa ako ng bagong content. O mga ganitong content na nag-send si YouTube sa atin ng sulat regarding sa ating channel. So mamaya, kung ano ito, i-share ko sa iyo. So bago tayo magsimula, intro muna tayo. Hold up. Tulad ng sinabi ko kanina regarding sa ating YouTube channel. So ngayon nakikita niyo yung YouTube channel natin guys, no. So ito ang nangyari. So bali kung kayo ay isang YouTube creator o gumagawa ng content sa YouTube. So may pinadala si YouTube sa atin ng sulat regarding sa ating channel, which is yung channel natin is planong tanggalin ni YouTube yung mga AdSense or yung mga advertisement na lumalabas sa ating YouTube. Okay, so mga videos. Okay, so dyan tayo kumikita. So ngayon guys, kaninang umaga lang, may na-receive akong email. So check na ito yung email, ito. Kaninang bandang alas 12 ng madaling araw, no, ito. Kung makikita nyo, 18 hours ago, 12:24 AM. So nag-email si YouTube sa atin regarding sa ating channel. Excuse me. So ito ang nangyari. So gumawa ako ng content para i-share na rin sa inyo yung mga YouTube creator na kagaya ko. Kaya pag hindi ito, o kung hindi nyo ito binigyan ng pansin, ang mangyari sa channel nyo is mawawala yung mga advertisement o yung mga ads. Okay, so basahin natin yung email ni YouTube guys. So ito ang nangyari. Okay, so ayan, hi Junrex Unlimited TV. We've noticed you haven't posted any content to your YouTube channel, ayan Junrex Unlimited TV, for several months. Okay, several months and have fallen below the eligibility criteria for YouTube channel or tinatawag nating YPP, okay? YouTube Partner Program. So yan yung partnership natin sa YouTube. Okay, so we know monetization is important to us like creator, as kita, tayo or creator, YouTube creator. So wala. Okay, so we want let you know that unless you meet the YPP eligibility threshold. So meaning guys, yung channel natin is eligible na siya for YPP. So before mo makuha yung eligibility na yan is kailangan pumasa ka sa 4,000 watch hours at saka 1,000 subscriber. Ayan, makikita nyo dito guys, oh. So bago kayo makakuha ng YPP, kailangan mapasa nyo lahat, oh. So I think nagluko yung monitor natin. Ayan, 1,000 subscriber at saka 4,000 hours. So balik tayo. May problema sa ano natin. So ayan. So after that, we will cancel your contract and you will need to reapply. My goodness. So kaninang umaga, nabasa ko to, kinabahan ako. Syempre, pinaghirapan natin dati yung channel natin last year is kinuha lang natin for 3 months saka tayo na monetize. Nagloko yung monitor. 3 months guys, tsaka ako na monetize yung channel ko. So meaning, gumawa ako ng video hanggang sa kumikita tayo. So ngayon, almost 6 months tayo hindi gumawa ng video. So ang nangyari, ito pala ang mangyari natin. Hindi ko nabasa ito dati na pag hindi ka pala active sa channel na ito, tatanggalin nila yung mga ads.
Okay, so cancel daw yung kontrata natin ang kailangan natin mag-apply ulit. Okay, so, ayan. If you are not able, look po yung, if you're able to engage the platform right now, we understand you can reapply the monetization when your channel meets the YPP requirements again. If accepted, your access to monetization features and creator support will be reinstated. Alright. We recognize you when taking a break or encouraged to take the time you need. So during the next 30 days daw, titingnan nila ulit yung channel natin. So sa loob ng 30 days guys, kailangan makabalik na tayo sa paggawa ng content. Pag hindi, ikakansela nila yung kontrata. So sa tingin ko, pag may nakalagay dito, pwede ka rin naman mag-apply pag babalik ka na or pag makansel nila yung kontrata. Okay, so pwede ka rin na bumalik. So nagloko yung monitor. So ayun guys, so ayan. Ayun guys, tuloy tayo, medyo nag-crash yung monitor natin. So pasensya na, no. So tuloy tayo. So yun, gumawa ako ng video ng ganito kasi syempre masayang yung pagod natin sa paggawa ng mga video, yung mga content natin before. So ngayon gumawa ako ulit ng gumawa tayo ng bagong content or same content para at least hindi makuha yung kikitain natin sa YouTube. Okay, so ayun, sana maging leksyon ito, no, sa mga gumagawa ng YouTube channel. Baka hindi nyo alam na nawala na pala yung mga ads. Hindi siya mawawala yung mismo channel. Kukunin na nila yung kontrata dun sa bali agreement natin sa AdSense or sa YouTube Partner Program. So kukunin nila, hindi na nila lalagyan ng advertisement yung mga YouTube videos natin. So again, so kuano, maging leksyon ito sa mga gumagawa ng video. So ngayon, titingnan natin yung mismong YouTube natin. So titingnan natin kung kanina. So kung makikita nyo dito, ayan, last ginawa kong video is 5 months ago. So kanina gumawa ako, 4 hours ago nag-upload ako ng isang video, 3 minutes. So nilagyan ko lang siya, gumawa ako ng counting content. So para lang ma-save yung sinasabi nilang 30 days monitoring value. Monitorin niya, nakamonitor sila sa channel mo. Pag wala pa rin update sa bagong content, so kukunin nila yung YPP program. So as you can see, almost 6 months hindi tayo gumawa ng video. So ayan, almost 6 months. Pero punta tayo dun sa may YouTube studio. Check natin YouTube Studio. Check natin mismo yung monetization. Check natin dito tayo sa ads. Okay, so as you can see, ads suitability, you rated most video. Putol. So ayan, as you can see, so meron pa rin tayong ads, no. So check natin dito sa mga videos natin kung may pagbabago ba. So ayan, so ayan, so okay pa rin, no. Pag nakikita mo itong green sign na may dollar, so meaning this video is being monetized. So meaning naka-monetize pa rin yung mga video natin. Okay, so pag ganyan, ineligible yan, meaning may copyright claim. So kailangan nyo lang i-adjust yung claim ng music, depende sa copyright claim niya.
Okay, so pag ganito, usually music claim yan. Okay, so so far, okay naman. So at least nagawa natin ang paraan, no? Buti na lang nakita natin yung email kanina. So pag hindi, panigurado after 30 days or 1 month, kukunin nila yung YPP program, yung kontrata natin sa kanila. So mawawala lahat yung pinaghirapan mo. So ngayon, bahala ko na buhayin ulit itong YouTube channel natin. So hindi ko na-expect na ganito pala ang mangyari. Okay, so ayan guys. So yun nga, before mo makuha lahat yan, before ka makapasok sa YPP, kailangan ma-reach mo yung 1,000 at saka 4,000 watch hours in the past 12 months. Okay? So what else? So again, reminders sa mga YouTube creators. Ayan. So, leksyon sa atin to, no? Baka yung iba dyan hindi alam na meron palang limit yung YPP program. So, sa tingin ko, almost 6 months. Paglagay natin, 6 months. Pag walang bagong content na inilabas sa yung YouTube channel, automatic kukunin. So, again, no? Okay, sana na natulungan ko kayo sa video na ito, lalong-lalo na sa mga bagong gawang YouTube channel at saka sa mga bagong creators. Pag gumawa ka ng YouTube channel, so tuloy-tuloy nyo lang. So para sa akin, antayin ko na lang yung susunod na email nila sa atin. So sa ngayon, gagawa muna ako ng YouTube channel para kikita tayo na tuloy-tuloy sa YouTube. Okay, so guys, I hope you understand this video. Kita tayo sa susunod na video. Gagawa tayo ng same content like adventure at saka tutorial na rin. Okay, so guys, hope pakisubscribe na lang sa ating YouTube channel. Kung bago ka lang nakarating sa ating YouTube channel, please do subscribe and click the notification bell para updated kayo sa susunod na video. See ya!